Patuloy po tayo sa ating mga pagpapaliwanag tungkol sa pananampalataya nating mga Katoliko. Hindi lang po mga Katoliko, ito po'y pananampalataya din ng mga Kristiyano ang ating pinaliliwanag mula sa Apostles' Creed. Ngayon po, ito naman ang tatalakay natin at napakahalaga po ito. Alam po ninyo tayo mga Pilipino, may masasabi tayong pagkukulang natin kuminsan na napakalaki ng pagbibigay diin natin sa misteryo ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. At kuminsan po ay hindi natin nabibigyan ng karampatang pansin ang kanyang muling pagkabuhay. Pero gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ngayon at gusto kong bigyan ng diin na walang pagkamatay na hindi susundan at hindi sinundan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung hindi siya muling mabubuhay, hindi po paintulutan ng Ama na siya ay mamatay. Yan dalawa pong yan ay talagang magkatambal at hindi mapaghihiwalay. Ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang misteryo po ng kanyang paghihirap at pagpapakumbaba, pagkaaba at pagkaapi. At ang misteryo naman ng kanyang pagkakatanghal bilang hari ng lahat. Ang misteryo ng pagluwalhati ng Diyos Ama sa kanya, misteryo ng kaluwalhatian. Ito po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Natatandaan po siguro ninyo ang diskurso o pagtatalumpati ni San Pedro sa harap ng mga tao ng Jerusalem na natipon doon sa, kung tawagin, ay upper room. Yung silid sa itaas kung saan nagapunan ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. Doon din po ay dumating ang Espiritu Santo sa natitipong mga apostol. Kasama si Maria, nananalangin sila, bumaba ang Espiritu Santo. At pagbaba ng Espiritu Santo, nako, si San Pedro po na dati ay takot na takot. At itinatwa na kakilala niya ang Panginoon kahit na sa harap ng isang utusan, sa harap ng mga lalaki lamang na nandoon. Tinatwa niya na kakilala niya ang Panginoon dahil sa takot. Ngayon po, pagbaba ng Espiritu Santo ay buong lakas na lumabas at sinabi ng tuwiran sa mga Hudyo, eto, pakinggan po ninyo, this man, delivered up by the set plan and foreknowledge of God, you killed, sabi niya tungkol kay Jesus, using lawless men to crucify him. Pinatay ninyo si Jesus ng Nazareth. Ngunit, etong kasunod, but God raised him up, releasing him from the throes of death. Ngunit, siya ay binuhay na muli ng Ama, ng Diyos. Jesus fulfills the prophecy that he is that coming Messiah. Behold, we are going up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man will be accomplished. For he will be delivered to the Gentiles, and will be mocked, and insulted, and spit upon. They will scourge him and kill him. And the third day, he will rise again. That prophecy on what will happen to the coming Messiah happened to Jesus. Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. At yan din po ang pangaral ni San Pedro
sa mga unang hintil na nabinyagan niya, si Cornelio at ang kanyang pamilya. Nung mangaral po siya, ay nagsalita siya tungkol kay Jesus na Nazareth, na sinabi niya, anointed with the Holy Spirit and power, he went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. Ayan, gumawa po ng mabuti. Pero sa kabila nito, anong ginawa naman sa kanya? Ito ang kasunod. Ito ang nangyari sa kabila ng kanyang ginawang kabutihan. Wika ni San Pedro, they put him to death by hanging him on a tree. Pero yun na ba ang katapusan? Hindi po. This man, God raised on the third day. Nung ikatlong araw, ay binuhay siyang muli ng Panginoon. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I may take it again. No man taketh my life, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and power to take it up again. This command I have received from my Father. Mary. Rabunay. Ito po ay napakasentral sa pananampalataya natin, mga Kristiyano. Kung wala pong muling pagkabuhay ang ating Panginoon, wala pong pananampalatayang Kristiyano. Kung si Kristo po ay inilibing at nanatili sa libingan, patay na rin ang lahat ng kanyang ipinunla noon. Ang mga alagad niya nagkawatak-watak na sana at hindi na magkakatipon-tipon. Kaya lang po nagkatipong muli. Alam niyo ba ang dahilan? Sapagkat siya ay muling nabuhay. At kumalat ang balitang ito, pasimula sa pagbabalita ni Maria Magdalena na inatasan ng Panginoon, na sabihin sa mga kapatid ni Jesus na siya nga ay muling nabuhay. Nagtipon silang muli at mula noon ay nagsimula na ang ating inang simbahan, ang Iglesia Katolika. At alam niyo po, si San Pablo ay binigyang diin ito at sinabi nga niya na ipinaalam niya as of first importance ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At ito pa ang pagkasabi niya tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi niya, if Christ has not risen, sabi niya sa unang sulat sa mga taga-Korinto, 15th chapter, kung hindi siya muling nabuhay, ang inyong pananampalataya ay basyo, walang laman. Ano po ba ang gustong sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Ang gusto po ba nitong sabihin ay nagbalik siya sa dating buhay, katulad ni Lazaro na kanyang binuhay, kanyang kaibigan, binuhay niya kahit na 4 na araw nang nakalibing? Ganun po ba? Pagbalik sa dating buhay na pagkatapos ay mamamatay uli? Hindi po. Hindi po ito pagbabalik sa dating buhay, kundi new life. Bagong buhay ito. Ito po ang banggit ni San Pablo sa 16th chapter ng sulat sa mga taga-Roma. Sabi niya, ngayon, sabi niya, death no longer has power over him. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. The death that he died once and for all. Yung kamatayan niya, minsan magpakailanman, the life that he lives unto God. Ang kanyang buhay ngayon
ay buhay para sa Diyos. Alam niyo po, kahit na po wala kang kasalanan, eh ikaw pa rin ay maaring mamatay sa kasalukuyang panahon. Ikaw pa rin ay pwedeng matukso. Pwede pa rin. Pero ang ating Panginoon, ngayon na nagtagumpay na, hindi na pwedeng matukso, hindi maaaring magkasala, at hindi na mamamatay magpakailanman. Punong-puno siya ng Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Kanya. At ngayon, ang Espiritu niyan ay naipamamahagi niya. Makikita po natin yan pagkatapos sa susunod po nating panayam. Maipapamahagi niya sapagkat ayon nga po dun sa sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sabi niya, if anyone thirsts, kung may nauhaw, let him come to me and drink. Pumunta sa akin at uminom. And out of his belly, mula sa kanyang sinapupunan, ay lalabas ang tubig, fountains of living water. Ano yun? Sabi ni San Juan, ang kanyang tinutukoy ay ang Espiritu na hindi pa na ibibigay sapagkat hindi pa siya niluluwalhati. Ngayon, nung luwalhati na siya, punong-puno na siya ng Espiritu, at mula sa kalooban ni Kristo, ay naipamimigay niya ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit na kanyang taglay-taglay at pumupuno sa kanya. New life. At ang kanya pong body, kung tatawagin natin ngayon, ay spiritual body. Hindi po nangangulugan nito, hindi na ngayon physical. Physical pa po sapagkat ang ating Panginoon kumain. Ha? Humingi ng pagkain ng isda sa mga apostol at napahipo siya. Pati na ang kanyang sugat, ipinakita niya. At pinapapasok pa nga niya kay Tomas ang kamay nito sa kanyang tagiliran. Physical po ang katawan na ito. Ngunit, kahit na physical, eh hindi na po ito katulad ng ordinaryong katawan. Kundi, kung tawagin po ito ni San Pablo, spiritual body. Kaya po makikita natin, magugulat, nagugulat ang mga apostol. Nakasara yung mga pinto. Bigla na lang lilitaw sa piling nila ang Panginoon. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the Prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966-1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971-1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales.
From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982-1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and Titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.